Isang illegal na recruitment agency ang sinalakay ng mga otoridad sa Maynila kahapon. Ang NBI nanawagan sa mga nabiktima nito na pumunta sa kanilang opisina para matulungan. Balita hati ni John Consulta Exclusive. Nang makuha ang senya sa kanilang asset, agad sinalakay ng mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang gusaling ito sa Malate, Maynila. Naaktuhan ng mga empleyado ng Abu Talent Management Incorporated habang tumatanggap pa ng mga aplikante para sa mga factory sa Saudi. Tumambad din ang sangkaterbang passport at application form ng mga biktima ng recruitment agency. You are not recruiting, you are doing it right now. You are under arrest, okay? For what, man? For illegal recruitment. I told you for and what? And then you have a right to remain silent. Anything that you will say, mm-hmm. I will use against you. Nalambat din ng NBI ang sinasabing operator ng recruitment agency na si Abdul Hossein Muhammad, isang Saudi national. My dear friend, I'm not registered anywhere. Okay. We're not registered anywhere. Sure, my friend, I'm keeping quiet. Okay. I'm nothing to say against you. Sigaw ng mga biktima, ibalik ang kanilang mga passport at ang ibinayad nilang pera na ipinangutang o galing raw sa naibentang ari-arian. Gusto mo talagang bumangon lang sa hirap. Tapos lulokohin pala kayo. Walang pera, sir. Mga 10,000 na, mahigit. Ang nagastos mo lahat-lahat. Eh, paano yan? Wala, peke pala tong agency. Hindi pala legal. Yun na nga ang problema ko, sir. Nagtaka nga ako, marami naman taong pumasok. Napasabay naman tuloy ako dito. Ayon sa NBI, nung isang taon pa suspendido ang lisensya ng naturang recruitment agency. Delikado yun, ano? Kasi lalabas ka, wala kang undocumented ka. Lumabas ka rito sa bansa nang without the permit from the POEA. Paalala ng NBI sa mga gustong mag-abroad. Doble ingat po tayo sa paghanap ng trabaho sa ibang bansa. Hindi porket foreign national ay okay yan. Mag-check muna po tayo sa POEA dahil yan po yung ahensya na magsasabi kung lehitimo o hindi ang isang recruiter. Paanyaya ng NBI sa lahat ng mga maaari naging biktima ng bogus na recruitment agency, mangyari magpunta lamang dito sa NBI headquarters para mabigyan ng karampatang tulong. John Consulta, GMA News.